إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri kay Allah ay para sa Kanya lamang. Ang siyang tunay na tanging nag-iisang Diyos at naway ang Kanyang pagpapala at kapayapaan mapagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ito po yung topic o kadugtong na binigay natin nung nakarang araw o napag-lecturean natin nung nakarang araw. Kung naalala natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may nagtanong na brother, bakit ba tayo sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba ang hikmah? Ano ba ang wisdom? Ano ang dahilan? Bakit tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang po tayong sinusubukan bagkus lahat ng tao o lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una, ang sagot, hindi dapat natin questionin ang mga tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung nangyayari sa ating buhay ngayon, wala po tayong karapatan na questionin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya tayo sinusubukan. Pangalawa, lahat ng mga tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga hikmah o wisdom na nakapapaloob dito. Yung lahat ng nangyayari dito sa atin sa balat ng lupa habang tayo ay nabubuhay pa lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay may hikmah. May wisdom po dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay mapabuti sa atin o mapapasama sa atin. Wala po tayong kaalam-alam doon o wala tayong alam doon ano ang nakakapaloob. Pero ang Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang nakakabatid ng yun. Nagsabi ang mga ulama ano ang hikma bakit tayo binigyan ng pagsubok? O ano ang wisdom bakit tayo binibigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng mga ulama, ito yung mga explanation nila. Una-una, papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mabubura ang ating mga kasalanan. Kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, noong nakaraang topic o nabanggit natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya yung taong binibigyan niya ng pagsubok. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa sobrang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, binibigyan tayo ng pagsubok upang mabura ang ating mga kasalanan. Kasi minsan, may nagawa tayong malaking kasalanan o kasalanan na dati pa. Tapos hindi natin ito naipatawad sa Allah subhanahu o hindi naipatawad ni Allah sa atin. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan tayo ng pagsubok upang kabayaran sa mga nagawa nating unang kasalanan. Naiulat sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta shawqatu yushaquha illa kafara Allahu biha min khataya." Muttafaqun alaih. Sa pinakamalapit ng kaulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anuman maranasan ng isang mananampalataya na kalungkutan, ubighati,
o at problema sa buhay at ng kapaguran sa kanyang sarili at kahit tinik ng kanyang naapakan, maliban na lang na pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi tayong magpapasalamat na ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tuwid na landas o dito sa Islam. Kasi nga, lahat ng gawain ng Muslim, ng isang mu'min, ay may kaakibat nito para sa Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala. Kaya kung binibigyan tayo ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay ating pagsabaran na lamang upang makamit natin ang kanyang gantimpala. Pangalawa, nais sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iangat ang ating antas dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pangalawang explanation ng mga ulama, ay ina-example nila dito yung mga propeta. Alaman natin o batin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang mga propeta, sila yung pinakamatinding naranasan na pagsubok dito sa mundong ibabaw. Kaya naman yung angat o antas nila sa kabilang buhay ay napakataas. At ang antas nila dito sa mundo ay napakataas din, katulad sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sobrang taas ng antas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binabanggit ang pangalan niya kasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po kataas ang antas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, yung naranasan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsubok ay napakamatindi. Kaya tinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, sabi ng mga ulama, si Abu Bakar as-Siddiq, siya ang iman niya, siya po yung kasunod ng mga anbiya o mga propeta sa iman. Kumbaga yung level ng anbiya, mga propeta ay nandito, yung level ng iman nila, yung kasunod ng level na yan ang pinakamataas ay si Abu Bakar as-Siddiq. Kasi siya ang nagtulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipataguyod ang pagdadawa hanggang sa nadawahan nila lahat sa Makkah at sa Madina. Kaya naman ang sahaba na iyon na si Abu Bakar as-Siddiq ay isa siya sa makapasok sa paraiso na walang question, hindi na tatanungin o diretsahan na napagpasok nila. Wala nang kumbaga VIP kung dito sa atin. Diretso na sila makakapasok sa paraiso. Pangatlo, sinusubukan tayo upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung talagang matapat tayo sa ating pananampalataya. Ito po yung mga sagot sa nagtanong nung nakarang araw. Ito po yung mga sagot niya. Bakit tayo sinusubukan ng Allah? Sinusubukan tayo upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tapat ba talaga tayo sa Kanya. Nagsabing Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaylamanna Allahu alladhina sadaku walaylamanna alkhadibin. Ayon sa pinakamalapit itong kalugan, Inakala ba ng mga tao na pagkatapos nilang sabihin na aman na kami ay nanampalataya o nanampalataya na, ay iiwan na lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang mga pagsubok? Walakad fatanna alladhina min qablihim. Katotunayan ay sinubukan na namin ang nauna sa kanila. Fala'alamanna Allahu alladhina sadaqu, at upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sino yung nagpakatotoo, wala'alamanna al-kadibin, at kung sino yung hindi nagpakatotoo. Kaya dito mga kapatid sa nampalatayang Islam,
Ito yung dahilan bakit tayo sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung tapat ba tayo o may panindigan ba tayo pagpasok natin dito sa pagiging Islam o pagpasok natin sa pagka-Muslim. Tapat ba tayo na pagkatapos nating sabihin na ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ay tapat na ba tayo doon? Bagkus mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinusubukan lamang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang malaman niya kung tayo ba talaga ay tapat sa ating sinabi na iyon. Kaya hindi lang may explanation pa yung mga ulama na ang mga pagsubok natin ay kahit nasa mabuti man o masama, kahit yung kayamanan ay nagiging pagsubok ito sa tao, sa kanyang pagiging mangmang sa Islam ay nagiging pagsubok ito sa kanyang tao, sa pagiging maraming kaalaman niya sa Islam ay ito rin ay pagsubok niya, pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. At kahit yung pag-aasawa, kahit may pamilya, anak, lahat po ng dito na natatama natin dito sa buhay ay lahat po ito ay pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsabi pang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, walakad kalakonal insana fil kabad. At tunay na nilikha namin ang mga tao, hindi lang po yung Muslim na tinutukoy dito. Ang sabi ng Allah, an-nas, o ang mga sangkalibutan, ang mga tao, fil kabad, ay napupuno, o lahat napupuno ng napapalibutan ng pagsubok. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po tayong kampante na tayo ay nagsabi na Muslim. Kaya tandaan natin na lagi na habang yung karapatan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po yung una natin gagawin dito para upang masagawa natin ang totoong obligasyon natin sa pagiging Islam, pagiging Muslim. Ang pang-apat, parusa mula sa Allah, maging siya ay mananampalataya o hindi. Minsan naman, may mga kapatid tayo o mga tao, may mga tao na lulong na sa kanilang mga pagsubok o lulong na sa paggawa ng kasalanan. Kasi nga, nagsabi ng Allah din kanina na mahal niya yung binibigyan ng pagsubok, pero hindi po yun lahat mga kapatid. Minsan, parusa na pala yun mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi sa sobrang lulong niya sa paggawa ng kasalanan ay hindi na niya tinitingnan ang kanyang sarili sa kamalian, o nasasanay na ang sarili niya sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay parusa sa kanya. At ito ang pinakasakit o pinakahigpit na mabibigyan ng isang alipin o hindi isang alipin. Nagsabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yuhrabanna rizqa bi dhanbi yusibhu. Katotohanan ng isang tao ay pagbabawalan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabawalan siya ng mga biyaya ng iba, ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilang sa mga biyaya ng dahil sa kasalanan ng kanyang mga ginagawa. Yung mga kasalanan na lantad, yung mga kasalanan na lagi niyang ginagawa paulit-ulit, yung mga kasalanan na hindi kaaya-aya, o yung pinakamatinding kasalanan, lalo na yung pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya isa sa mga dahilan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinagbabawal o binawalan siya ng ilan sa mga biyaya ng dahil na iyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may apat na kalagayan ng tao pag binigyan sila ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamin po natin ito. Ang una, atasakot. Ang atasakot, ito yung mga tao na nagrereklamo pag binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sila ng pagsubok.
Ang mga tao po na yun, yung po yung laging na pag may dumating sa kanila na pagsubok, ay nagre-reklamo sila. Sasabihin na, Subhanallah, ako na naman. Lagi na lang ganitong buhay ko. Wala na, puro na lang malas ang dumarating sa akin. Mga ganyan po. At ang tasakot, sinabi ng mga ulama na ginagawa nila nito sa tatlong bagay. Una-una, sa pamamagitan ng puso. Nagre-reklamo sila sa pamamagitan ng puso. Kumbaga, yung puso nila ay puno ng hagupi o puno ng puot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit man hindi nila pinapakita sa mata ng tao, pero yung puso nila puno ng puot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi nga lagi siyang binibigyan ng pagsubok. Pangalawa, sadila. Sadila, kasi ginagawa ng dila ay nagmumura o nagsumasabi siya ng mga mali o masamang pananalita o nagsisigaw-sigaw sa oras na dumating sa kanya ang pagsubok. Pangatlo ay ang katawan. Pag dumating ang pagsubok sa tao na iyon, yung katawan niya, ang ginagawa ng katawan niya ay gumagawa ng masamang bagay. Pumapatay, binibiyak yung mga pinggan sa kusina o ano ka man, o binibiyak yung mga gamit doon sa bahay o ano pa naman ginagawa ng nuntok o ano pa man. Yun po yung tasakot, tatlong bagay na ginagawa ng isang tao. Yung puso niya, puno ng puot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung dila na nagsasalita ng mga masamang salita, yung pangatlo yung katawan na gumagawa ng hindi magandang bagay. Nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman sakita falahu sakat." At sino man ang nagreklamo sa mga dumating na problema o pagsubok na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, ay mapasa kanya ang puot at galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yung nabanggit natin doon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, haram po 'yon sa atin. Yung magtanim tayo ng puot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating puso, yung magsalita ng masama sa ating magsalita ng masama pa sa pamagitan ng dila, at yung maggumawa o magsira ng mga bagay-bagay na ating nakikita, yung po ay haram po sa Islam. Hindi po yung katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang parusa sa kanya, mapasa kanya ang puot ng Allah. Ano pa ba ang pinakamatinding galit dito sa na matatanggap natin dito sa mundo, kundi yung puot ng Allah, o puot na galing sa naglikha sa atin at galit sa kanya. Pag may galit sa iyong tao, syempre napakahirap at masama po na balita yung para sa atin. Ang pangalawang uri ng tao pag dumating sa kanya ang pagsubok ay ang as-sabar o yung sabir, o ang mga tao na nagtitimpi sa mga pagsubok na dumating sa kanya. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po yung turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag may dumating sa atin ng anumang pagsubok, ito man ay maliit o malaki, ay magsabar lang po tayo. Ano po ang reward natin pag tayo ay nagsabar o nagtimpi sa pagsubok na dumating sa atin? Ano ang gantimpala sa mga taong nagtitimpi? Ang gantimpala sa mga taong nagtitimpi ay ang paraiso. Di ba po, napakalaki yung gantimpala na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Magtimpi lang po tayo o magsabar lang po tayo sa mga dumating na pagsubok. Kung ikaw ay hindi nasweldohan sa isang buwan, magsabar lang, sabar. At kung ikaw ay nawala ng pera, magsabar lang po. At kung ikaw ay nadulas, nabalian, la samahallah, ay magsabar lang po tayo. Kasi nga, sa kadahilanan na iyon, na binigyan ka ng pagsubok, yun yung dahilan kaya
Kaya binura ng Allah subhanahu wa ta'ala o buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang kasalanan natin dahil sa dumating na pagsubok na iyon. At pag sinabaran natin iyon, hindi lang mabubura ang iyong kasalanan, bagkus ay mapupunta pa tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po yung dalil? O ano po yung patnubay natin na mapupunta tayo sa paraiso? Ito po ay hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, may isang babae o babaeng hadihil mar'atu sawda o babaeng maitim na babae dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, inni asra wa inni atakashaf fadullah li. Nagsabi ang babae kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay may sakit na epilepsy at ako ay nahuhubaran. Ipagdua mo ako, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Allah na pagalingin ako. Ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala in shi'ti sabarti walakil janni aw walakil janna wa in shi'ti da'awtullaha ayyu'afik. Ang sabi ng propeta, kung nanaisin mo magsabar ka, makakapasok ka sa paraiso. Pero kung nanaisin mo naman, ipagdua kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagalik ka. Ano ang sabi ng babae? Asbir. Nagsabi ang babae, asbir, ako ay magtitimpi sa mga sa sakit ko na ito. Kaya mga patid, malinaw dito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinili ng babae na iyon na magsabar na lamang upang makamit niya ang Jannah o ang paraiso. Kasi nga, pag tayo nakapasok sa paraiso, lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Ano bang meron sa paraiso mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Nagsabi ang mga ilan sa mga ulama na ang pinaka-last na papasok sa paraiso, ang ibibigay sa kanya ng kantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay parang mundo na ito. Yung kung last na tao na makakapasok sa paraiso, ibig sabihin, galing po siya sa impyerno, tapos pag na napatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wala na yung mga kasalanan niya, malinis na siya, ay papasok siya sa paraiso, at ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ay katulad ng mundo na ito. Ikaw lang mag-isa. Or ikaw lang mag-isa doon sa iyo po yung lahat, yung isang mundo na iyon. Lahat ng gustong gawin mo o lahat ng gusto mo ay nandun. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magsabar lang po tayo. Kung anuman yung mga pagsubok na dumating sa ating mga matinding mga pagsubok na nangyari sa ating buhay dito sa mundong ibabaw na ito, ay magsabar lang po tayo. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala, kung taot puso yung pagsasabar natin o sinsero, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan tayo ng paraiso. Kailan ba dapat magtiis ang tao? Naiulat sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang naglalakad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa daan, may nakita siya isang babae na nagrereklamo sa sobrang tindi ng kanyang naranasan sa buhay. Nagrereklamo siya kasi may pagsubok na binigay sa kanya. Ano yun? Namatayan siya ng anak. At lumapit doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa babae na yun. At sinabihan siya na, isbiri, o magsabar pa. Ano ang sabi ng babae na yun sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Nararamdaman ko ngayon kasi hindi ka nakaranas na mamatayan ng asawa, ng anak. Ang babae na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi niya alam yung nang kumakausap sa kanya o nang bibigay sa kanya ng payo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganun ang pagkasalita niya o ganun pagkasabi niya sa Propeta Muhammad
sinabihan ng propeta Muhammad na hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko kasi hindi ka namatay ng pamilya o anak. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umalis na doon o umuwi na sa kanyang papuntang sa kanyang bahay. At sinabihan siya ng mga ibang mga sahaba, sinabihan siya, hindi mo ba alam ang nagbigay sa iyo ng payo ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaagad-agad yung babae na yun, yung babae ay hinabol niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay at naghumingi ng kapatawaran. Ano ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna masabru inda sadmatil ula. Katotohanan, ang pagtitimpi o ang pagsasabar ay doon lamang sa oras ng pagdumating yung pagsubok sa inyo. Kaya ang babae na iyon, hindi po yung matatawag na sabar. Hindi siya nagsabar. Bagkus, nung dumating sa kanya ang pagsubok, ay nagreklamo na siya. Ito na naman. Nandito na, binigyan na naman ako ng matinding pagsubok. Mga ganyan ang mga salita. Kaya mga kapatid, pag may dumating sa atin na pagsubok, agad-agad, huwag na tayo mag-isip ng ano-ano, huwag na tayo questionin bakit na naman tayo binigyan ng pagsubok na ito. Lagi na lang. Kasi ang sabar nga ay doon lamang sa pagdating ng pagsubok o doon lamang sa oras na dumating ng pagsubok, doon lamang matatawag ng isang sabar. Doon po tayo magsasabar sa oras na iyon. Pag nawalan tayo ng pera, magsabar ka na. Huwag ka nang mag-isip pa kung ano-ano. Mag-isabar mo na lamang. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, ay makukuha natin ang ganting pala. Pangatlo, arida. Yung mga tao na kanilang tinatanggap at kinakalugdan ang mga problema na dumating sa kanila. Kung makikita nyo kanina, yung nagsasabar na tao ay nandito siya. Pero itong pangatlong uri na tao ay mas mataas pa yung antas niya o level ng kanyang pagsasabar. Kasi mas gusto pa niya o mas tinatanggap pa niya o kinakalugdan pag may dumating sa kanya na problema. Halimbawa, isang lalaki o isang tao na matayan ng anak, hindi lamang sabar yung binigay niya, bagkus ay kinalugdan pa niya o tinanggap niya. Kasi nga ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man yung tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong magagawa niyan. Wala tayong magagawa. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala alam niya kung ano ang future o mangyayari. Alam niya yung wisdom o hikma na napapaloob doon. Kaya yung mga tao na ito, mas mataas yung antas nila kaysa doon sa taong nagsasabar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an natabarra'aha. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang mga pagsubok ang inyong naranasan dito sa mundo, maliban na lang ito ay nakatala noon pa man bago pa kayo nilikha. Diba? Yung mga pagsubok na dadating sa atin o dumating, ay ito ay alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa tayo nalikha. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala tayo, hindi na dapat natin questionin yung kadar o yung tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya binigay sa atin. Ito man ay nakakabubuti sa atin o ito man ay nakakamasama sa atin. Kasi nga, Muslim tayo. Islam, Muslim means sumusuko ka. Pag sumuko ka, hindi ka na magre-reklamo kasi sumuko ka na eh, tumatalima, sumunod. Yun yung definition ng Muslim. Kaya, kung totoo tayong Muslim, ay hindi na tayo magre-reklamo kung anuman ang mga naganap o tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat, asyukur. Nagpapasalamat sila. Sa apat na at tatlo na nabanggit natin, ito yung pinaka mataas. Kasi nga,
dumating pa yung pagsubok sa kanila, nagpapasalamat pa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun katindi yung iman ng isang tao o isang uri na, sa uri ng tao na ito, kasi pag may dumating na pagsubok sa kanila, ay mas nagpapasalamat pa. Nagpapasalamat sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng dumating sa kanila na pagsubok na buong puso ito nila tinatanggap. Wala silang reklamo, walang anuman. Kahit katiting, hindi makikita sa tao na ito yung pagrereklamo. Kaya ito yung pinakamataas na antas ng mga uri ng tao pag binigyan ng pagsubok. Yung nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata waladul abdi, qala Allahu limalaikatihi, kabadtum walada abdi, fayaquluna na'am, wa yaqulu kabadtum thamara afuadi, fayaqulu na'am, fayaqulu madha qala abdi, fayaqulu hamidaka, wastarja'a fayaqulu Allah, ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baitul hamad." Ayon sa pinakamalapit ng kahulugan, pag namatay o namatayan ng anak ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi, sabi ng Allah ay magsasabi sa mga angel o sa mga malaika, kinuha niyo ba ang buhay ng anak ng aking alipin? At sasabihin ng mga malaika, naam, opo, Allah. At sasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabadtum thamara fuadi, at kinuha niyo ba yung puso ng mga, o yung puso ng mga bunga ng aking alipin? Sabihin ng mga malaika, naam. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mada kala abdi, anong sinabi ng alipin ko? At sasabihin ng mga malaika na, hamidaka wastarja, ay nagpapasalamat sila sa inyo, ay nagpapasalamat siya sa iyo. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay bigyan mo ang alipin ko ng bahay sa paraiso, at ipangalan mo sa, at ang pangalan ng bahay na iyon ay Alhamad, o ang nagpapasalamat. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi tayo pag may dumating sa atin ng mga anumang mga pagsubok sa buhay, ay magpasalamat lang tayo. Magsabar, tanggapin natin ito ng buong puso, at magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang distansya ng iyong problema at solusyon ay sa pagitan lamang ng iyong noo at lupa. Yun lang po yung distansya ng problema at solusyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, magsala lang tayo o magdasal lamang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at o isujud mo lamang ito, kasi habang nagsusujud tayo ay yung mga ating mga kasalanan ay nahuhulog o na napupunta sa lupa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway lagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pag may dumating sa atin na problema, pagsubok, ay gabayan tayo, bigyan tayo ng taufik na makayanan natin, at tayo ay lagi magpasalamat sa Kanya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa risa'il kulli muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu. Hanggang dito na lamang po tayo. Inshallah, kung may nakuha o napulot tayo na kaunting kaalaman, kung may katanungan po kayo, ay magtanong po kayo, inshallah may mga papremyo daw. Oh,